mga kwento ni Felmo. Magandang araw, Sir Seth. Naway nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang aking karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Ako si Willie, 50 taong gulang. Ako ay tubong taga Negros sa isang bayan na hindi ko na lamang sasabihin kung saan eksaktong naroroon. Ang kwento kong ito ay tungkol sa kulam na aking natamasa ilang taon na ang nakaraan. Ang buong akala ko, mamamatay ako sa nasabing karamdaman. Akala ko, hindi na ako maililigtas pa. Masahol pa kasi sa cancer, Sir Seth, ang pinagdaanan ko na ito. O sa kung anong malubhang karamdaman man ang maaari kong ipagkumpara sa nangyari sa akin noon. Kakapangasawa ko pa lamang kay Linda nang pagkatiwalaan ako ni Papa ng 1 hektaryang lupa. Natuwa ako dahil sabi niya sa halip na bumalik pa ako sa pagtatrabaho sa syudad, ay mas mabuting magtanim na lamang ako ng gulay at iba pang halaman sa bukid para makakain kami ng sarili naming ani. Dekada 80 yon at medyo maganda kahit papano ang takbo ng aming kabuhayan. Hindi sa nagmamalaki, Sir Seth, pero abundabo ang aming pamilya sa mais, kamote at iba't ibang klaseng gulay. Salat kami sa pera, pero madalang kaming magutom. Nagmula ako sa pamilya ng mga magbubukid at pagtatanim ng iba't ibang klaseng halamang pagkain ang tanging nakakapagpapasaya sa amin. Yan naman nung bigyan ako ni Papa ng 1 hektarya para maging simula ng buhay naming mag-asawa ni Linda. 2 kamay ko itong malugod na tinanggap. May kalayuan ito sa tahanan ng aking mga magulang, kaya medyo kinailangan namin ng matinding effort para mahakot ang aming mga kagamitan matapos naming malinis ang munting kamalig na dati nang nakatirik sa lupain yon. Ang plano ko noon, titirhan na namin ang kamalig at dahan-dahang aayusin kapag nakaipon na ako ng pambili ng materyales hanggang sa maging isang buong bahay na ito. Medyo matagal pang mangyayari yon, pero alam kong wala namang imposible basta pagsisikapan, di ba? Mabuti na lang, nasa tabi ko si Linda at suportado niya ako sa lahat ng nais kong gawin. Pinagtiyagaan nga namin ang kamalig hanggang sa makapag-ipon ako ng pambili ng iba pang materyales sa gagawin naming bahay. May mga puno naman kami na siyang ginagamit namin sa haligi at dingding noon. Nasa kalagitnaan na kami ng pagtatrabaho ng aming bahay nang makatanggap ng tawag si Linda mula sa kanyang mga magulang. May sakit raw ang kanyang ama at kinakailangan naming magpunta sa kanilang lugar sa lalong madaling panahon. Tila bumigat ang aking isipan dahil sa namumuong mga alalahanin, Sir Seth. Tingin ko, hindi na rin namin matatapos pa ang bahay na pinapangarap naming ipatayo noon. Base kasi sa pagkakausap ni Linda at ng kanyang ina, ang aking biyanang babae ay malubha ang sakit na dumapo sa aking biyanang lalaki. Mukhang hindi na nga raw ito magtatagal noon. Nag-iisang babae lamang si Linda sa kanilang 6 na magkakapatid. Siya pa ang bunso at palaging hinahanap ng kanyang ama. Hindi ko kabisado ang ugali ng aking mga binan, pero pakiramdam ko, paboritong paborito nilang anak si Linda. Kaya naman pinaunlakan namin ang pakiusap ng kanyang ina na pansumandaling magpunta sa kanilang lugar para siya ay mag-asikaso muna sa kanyang ama. Kagaya nga ng aking hinuha, hindi natapos ang aming ipinapatayong bahay at hindi na matatapos kahit kailan yon. Kami ang nag-isikaso sa aking biyanang lalaki. Nagpapakain, nagpapaligo, nagpapainom ng gamot. Sa totoo lang, gustong-gusto ko na magreklamo noon. Parang naging instant yaya ang aking asawa sa tahanan ng kanyang mga magulang. Alam ko pong hindi ako dapat nagre-reklamo dahil babae ang asawa ko. Nag-iisang babae at obligasyon niya ang alagaan ng may sakit niyang ama.
Pero hindi ko lamang maiwasang mainis na kami na nga ang gumagasta sa lahat ng pangangailangan ng ama ni Linda noon. At kami na ang bumibili ng pagkain ay pinagtutulungan pa ito ng kanyang mga kapatid na lalaki at mga asawa nito. Ang ibig kong sabihin, Sir Seth, sana man lang magkaroon sila ng delikadesa. Pati kasi paghuhugas ng pinggan na pinagkainan ng lahat, asawa ko ang gumagawa noon. Sa halip na ako lamang ang asikasuhin niya bilang kanyang asawa. Ang kanyang mga kapatid, nagtutungo lamang sa bahay ng kanyang mga magulang kapag wala nang makain. Hindi sa nanunumbat pero sana, di ba, kahit mag-ambagan man lamang sila sa lahat ng pangangailangan ng tatay nila. Pero wala. Medyo nakakainis lang na pakiramdam ko, inaabusod nila kami. Hindi naman ako makapagsalita ng todo dahil nakikitira lamang kami sa bahay ng kanyang mga magulang noon. Samantalang ang kanyang mga kapatid, ayun, sarap buhay at nakikita lamang namin kapag may nakahain ng pagkain sa pagkainan. Naisipan kong pagsabihan minsan si Linda na kung pwede pa, ubuwi na lamang muna kami sa lupang ibinigay sa akin ni Papa at dalaw-dalawin na lamang namin ang kanyang mga magulang. Pumayag si Linda at nagpaalam sa aking mga binan. Pero hindi sila pumayag. Sa halip ay pinatawag ni Papa ang lahat ng kanyang mga anak at kahit nahihirapan ng kumilos dulot ng karamdaman, nagawa niyang kausapin ng mansinsinan ang kanyang mga anak tungkol sa may iwan niyang lupain. Medyo may kalakihan yun, Sir Seth, at talagang aasenso naman kung magsisikap lamang sa pagtatrabaho. Naghintay kami ng kanyang sasabihin. Nang makita namin ang binan kong babae na nagsusulat ng mga pangalan ng lugar sa isang kapirasong papel. Sa tansya ko, anim yun, at parang ginawa niyang bunutan. Inilagay nila ito sa isang bowl at inalog-alog na parabang nagpaparaffle noon. Pagkatapos ay isa-isa niyang pinapabunot ang kanyang mga anak sa nasabing papel. Sinimulan nila ang bunutan mula sa panganay hanggang sa bunso. Minuestrahang huwag munang bubuksan ang papel hanggat hindi pa nakakabunot ang lahat noon. Dahil si Linda ang bunso, huli siyang kinuha ang nag-iisa at natitirang nakatuping papel. Nang makakuha ng lahat, sinabi ni Papa na ang mga papel na nabunot nila ay ang parte ng lupa na mapapas sa kanila dahil nakahanda na raw ang kanilang ama na hatiin ito sa mga anak niya. Sabay-sabay na binuklat ng lahat ang papel na kanilang nabunot. Kanya-kanyang nanlumo. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit ganun ang kanilang naging reaksyon. Para kasing may nakita silang mga letrang hindi maganda sa papel. Dahil ilan din sa kanyang mga kapatid ay kanya-kanyang nagsimangot. Nasagot na lamang ang aking katanungan nang magsalita ang aking binang lalaki. Anya, ang mga lugar na nakasulat sa papel ay ang lupaing ipinamamana nila sa kanilang mga anak. May kabundukan, kapatagan at may malawak na pastuan. At kaya pala nagsimangutan ang aking mga bayaw noon. Dahil hindi nila naangkin ang parte ng lupang nais nilang angkinin. Hindi ko din alam kung ano ang dapat isipin at maramdaman nang matuklasan kong kami ang nakaangkin sa parte ng lupain nila kung nasaan ang bahay, palayan, maisan at mga punong may mga bunga ng prutas. Doon na rin nagsimula na umugong ang mga bulungan sa salas noon kung nasaan sila nag-uusap-usap. Ako naman nakikinig lang. Hindi ako nagtangkang makialam sa mga bagay na kanilang pinag-uusapan. May nagprotesta kung bakit si Linda ang nakaangkin sa pinakamasaganang parte ng lupain ng aking biyen noon. Pero anya, patas ang ginawa nilang paghati sa lupa. May kanya-kanya naman silang naangkin noon. Nagkataon lamang na si Linda ang nakakuha sa pinakamasagana nilang lupain. Yung lupain na ito, punong-puno ng mga niyog, kakao, saging, mga prutas na hitik sa bunga, at palayan. Samantalang yung iba niyang kapatid, malaki naman yung kanilang naangkin. Mas malaki pa nga sa lupaing nabunot ni Linda. Pero mga bakante po yun, walang mga tanim.
Sinaway ni Papa ang kanyang mga anak nang magsimula na itong magbangayan. Anya, wala namang problema kung kami ang makaangkin ng lupang yon. Dahil sa babae naman daw si Linda at bunso pa. Natahimik ang lahat at hindi na muling nakipag-argumento pa. Pero lingid sa aming kaalaman, may iilan pala sa aking mga bayaw ang masama ang tingin sa amin noon. Hindi ko na lamang ito binigyang pansin dahil noong mga panahon na yon. Pakiramdam ko, binigyan ulit kami ng biyaya sa pamamagitan ng naangkin niyang lupain na marami ng naunang mga tanim at hindi na namin kailangan pang paghirapang palakin yon. Hindi na nga kami nakabalik pa sa aking mga magulang at nanatili na lamang sa lupaing ibinigay ng aking mga binan. Doon kami nakapagpagawa ng bahay, nagkaanak at nagtrabaho sa bukiran na yon. Naging masagana kami sa pagdaan ng panahon. Naging mailap sa amin ang gutom dahil hindi kami nauubusan ng gulay noon. May prutas, may bigas at iba't iba pang pagkain. Kahit may kanya-kanya na nga kaming pangkabuhayan ay hindi maiwasang maging lapitin pa rin kami ng aking mga bayaw, lalo na kapag sila ay nauubusan. Hanggang sa isang araw, nagsimula naman ulit ang bangayan sa pagitan ko at ng bayaw kong si Pedring. Nagtalo kami sa hantungan ng lupa ng may lupa. Napansin ko kasi Sir Seth na tila ba inuusog niya ang hangganan at palaki ng palaki ang kanyang angkin, samantalang nababawasan naman ang sa amin. Isinumbong ko ito sa aking asawa. Nainis din siya, pero natatakot naman siyang komprontahin ang kanyang kuya. Gumawa ako ng paraan para makapag-usap sila. Pero ang maganda kong hangarin ay minasama nila yon. Humantong ito sa pagtatalo ng magkakapatid. Ilan sa kanila nagalit sa amin habang ang iba naman pinayuhan sina Pedring na huwag na kaming pakialaman. Total pareho naman din kaming may pinagkakaabala noon. Bale mga kalahating taon nang pumanaw noon ang aking binanalalaki. Kaya wala nang makakasaway pa sa mga anak niya kung gustuin man ng mga ito na magwala noon. Nagsimula ang mga pangamba namin sa pagsapit ng dilim. Nakakarinig ako ng mga kaluskos pagbato sa aming bubungan at minsan ay kinakatay ang aming mga alagang manok at iniiwan ang katawan nito sa labas ng kulungan. Dahil doon Sir Seth, nagalit talaga ako. Ipinatawag ko sila sa barangay para doon kami mag-usap-usap. Pero nakadalawa hanggang tatlong tawag na lamang ang aking kapitan. Wala ding nangyari. Walang Pedring ang humarap sa amin noon. Salip, nabalitaan kong isang linggo na pala itong wala sa kanilang tahanan at hindi alam ng asawa niya kung saan ito nagpunta. Pinayuhan naman ako ni Linda na magbakasyon muna sa amin noon, sa aking mga magulang. Hindi ako tumanggi dahil gusto ko din na mapagtatanungan at mapaglalabasan ng hinaing kahit papano. Nakakapanlumo kasi na yung lahat ng aking pinaghirapan ay ginagawang laro lamang ng ibang tao nang dahil lamang sa inggit. Inaya ko ang aking asawa na sumama sa akin pero tumanggi siya. Anya, hindi niya pwedeng iwanan ang aking mga tanim at huwag daw akong mag-alala. Naiinggit ngang aking mga bayaw pero kampante siyang hindi naman sasaktan ng mga ito. Kailangan lamang magpalamig muna kami para mapakalma ang naglalagablab naming emosyon. Isa pa, naroroon pa naman si Mama, ang aking binan para siyang magsaway sa kanila noon. Dahil anak nga niya naman ang mga ito. Bali tatlong araw na ako sa aming tahanan noon, nang makaramdam akong tila ba palagi akong nagugutom. Si Mama ang tunay kong ina. Natatawa dahil anya, nananabaraw ako. Mukhang hiyang umano ko sa buhay ko sa kabilang barangay kahit wala sila. Idinadaan ko na lamang sa tawa ang lahat, sabay-sabi sa kanila na nakakataba pala ang kinakaingitan ka. Tumatawa pa si Papa noon. Sabay-sabing huwag kong papangarapin ang ganoong mga bagay. Sabi niya, hindi maganda ang mamuhay ng merong kaaway. Kinahapunan noon, bigla na lamang akong nakaramdam ng sakit ng tiyan. Akala ko simpleng LBM lang.
Pero palala ng palala ang sakit, Sir Seth. Malaki na ako at hindi naman nagpapadala kaagad sa anumang karamdamang dumapo sa akin. Pero sa pagkakataon na yon, talagang humagulgul ako sa sakit noon. Hindi ko kasi mailarawan ang sakit. Tila ba hinahalukay ang aking laman loob. Halos sumisigaw na ako sa labis na kirot noon. Na naisip ni Papa, baka raw napana ako. Uso sa amin, Sir Seth, ang matamaan ng pana ng engkanto. Lalo na't medyo malalabong ang kakahuyan sa amin. Maraming mga hindi kilalang hayop ang kadalasang makikita kagaya ng maral, singgalong, baboy ramo, sari manok. Nasabi nila, alaga umano ng mga hindi nakikitang engkanto. Ipinatawag nila ang kapitbahay namin na si Kadoming. Isang simpleng mamamayan lamang naman pero may kakayang lawayan ang mga taong nabati ng kung anumang masamang elemento. Siya kasi pinaniniwala ang may bangis ng itim na gilagid at kayang tanggalin ang anumang karamdamang dumapo sa isang tao sa pamamagitan lamang ng paglalaway. Nalawayan na niya ang tiyan ko at lahat pero hindi pa rin kumakalma ang sakit nito na parabang nais humiwalay ng aking kaluluwa sa katawang lupa ko sa labis na sakit. Sinubukan na rin nilang gawin ang ritual na lilang. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag niyon sa Tagalog pero ang ginagawa ng may pasimuno ng nasabing ritual ay kukuha siya ng native na manok at ipapahid sa katawan ng may sakit habang nagsasalita ng wikang Latin. Pinaniniwala ang kung ano ang posibleng karamdaman ng isang tao ay lilipat umano yon sa manok para makita kung ano ang dahilan at bakit ito nagkasakit. Matapos noon, kinatay ni Kadoming ang manok para makita kung lumipat na ba ang nadarama kong sakit sa manok. Pero nais nilang manlumo ng makitang wala ng diferensya ang laman loob ng manok na yon. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay lumalala ang sakit ko. Sa pagkakataong yon, may nahahawakan na akong bumubukol. Kasing laki lamang yun ang butil ng mais nung una. Pero habang tumatagal, nababalisa na ako, Sir Seth. Lalo na, nang mapansin kong lumalaki ang bukol at tila ba humihinga ito sa loob ng tiyan ko. Halos hindi ako makatulog habang pinapakiramdaman ang aking tiyan. Tila ba kinikilabutan ako sa tuwing nagsisimula ng halukain sa sakit ang aking laman loob. Nagmamakaawa akong sa aking ama na tanggalin na nila ang sakit dahil hirap na talaga ako noon na ikinahagulgol ng aking mama. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa akin. Gayun din naman ako. Ang isa pang nakakapag-alarma ay ang katotohanang tila lumulobo ang aking tiyan. Nakagagawa ng bukol dahil ito ang lumalaki sa loob ng tiyan ko noon. Doon ay pinatawag ng aking mga magulang si Linda. Ipinaalam nila ang aking sitwasyon at kung ano ang kailangan ko. Nang sabihin niyang kailangan kong dalhin sa ospital ay umangal ang aking mga magulang noon. Hindi na raw kasi normal na sakit ng tiyan lamang ang aking nararamdaman. Hindi doktor ang aking kailangan, kundi isang albularyo. Mabuti na lamang talaga, nakinig ang aking asawa noon at nagtanong kung saan ba kami kailangan magpunta. Bumiyay kami ng halos 2 oras papunta sa bahay ng manggagamot sa puro. Sa kabila ng mamatay-matay na ako sa kakaiyak dahil sa sakit ng tiyan ko noon. Nakakaagaw ako ng atensyon sa bawat makakasalubong namin. Lalo na at unang-una nilang tinitingnan ang aking tiyan. Sa kabila ng sakit ng aking nadarama, nahihiya ako, Sir Seth. Para ako isang buntis na manganganak habang isinasakay nila sa isang silyang digulong bago ihatid sa silid ni Katorio ang manggagamot. Pinahiga nila ako sa kama niya. Sinuri ang tiyan ko. Sumigaw ako ng gusto nang tusukin niya ng daliri niya ang tiyan ko na yon. Tumatagaktak ang pawis ko dahil sa labis na sakit.
napailing ang manggagamot. Sabi niya, hindi raw yun basta normal na karamdaman lamang. Minamanipula raw ako. Binarang. Mabuti na lamang daw, nagpunta kami kagad sa kanya. Dahil kung hinayaan ko lang na lumobo ng lumobo ang tiyan ko na yun, puputok raw ito at tiyak na ikakamatay ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganon. Wala akong idea dahil simulat sa pool, narinig ko na talaga ang tungkol sa mga kulam-kulam na yon. Ngayon ko lang naranasan na makulam. May ipinahid siyang langis sa tiyan ko habang pabulong siyang nagsasalita noon. Tila ba lingwaheng Latin? Basta hindi ko maintindihan. Naramdaman kong bahagyang kumalma ang nadarama kong sakit. At sabi sa akin ni Katorio, makakatulog na raw ako mamayang gabi na ikinahinga ako ng maluwag noon. Hindi na niya muna kami pinauwi. Parang kagaya ng ospital kumbaga. Kinonfine niya ako sa kanyang tahanan. May malaki silang espasyo kung saan naroroon ang kanyang mga pasyente na may ganong sakit din kagaya ng sakin. Naayon sa iba, biktima din umano ng mga kulam o barang. Bukod pa dito, may mga nakabukod din na mga pasyenteng may mga normal na karamdaman. Ibang uring manggagamot si Katorio. Kapag kinailangan niya kasi ng tulong ng isang doktor, may kaibigan talaga siyang nire-rekomendang puntahan ng kanyang mga pasyente. Hindi naman daw kasi lahat ng panggagamot ay otomatikong gumagaling kaagad ang may sakit. Minsan ay kinakailangan din ng alalay ng doktor sa medisina. Nanatili kami ni Linda sa bahay ng albularyo ng halos isang buwan noon. Daan-daang lumiliit ang lumulobo ko na sanang tiyan. Habang nananatili ako doon at ginagamot, napansin kong panay ang punta ni Katorio sa dalampasigan. Minsan ay sumasakay siya sa may bangka at nagtutungo sa laot habang nagsasalitang mag-isa. Hindi ko na ito kinontra pa at baka yun lang ang kanyang paraan sa paggamot. Ibang-iba naman kasi yung mga paraan ng mga albularyo, diba? Nang umuwi siya kinahapunan, una niya akong nilapitan sa lahat ng pasyente niya. Ayon dito, may naiinggit umano sa akin. Matindi umano ang galit ng taong ito na gusto niya akong patayin ng biglaan sa pamamagitan nga ng pagkulam. Tinanong ko siya kung sino, pero wala naman siyang sinabing pangalan ng taong posibleng gumawa noon. Basta anya, may pagmamay-ari raw kaming kinaiinggitan ng taong ito. Hindi niya raw matanggap na sa amin napunta ang bagay na yon. Sumakit ng husto ang ulo ko sa pag-iisip kung sino ang taong yon, Sir Seth. May pinagdududahan ako, pero ayaw ko naman ito na maging dahilan para magtalo kami ni Linda. Wala naman kasing ibang pwedeng gumawa nito sa amin, kundi si Pedring, di ba? Siya lang naman kasi ang galit na galit sa amin noon. Kahit na gustong gusto ko nang kumprontahin si Linda, hindi ko na ginawa at nanatili na lamang ako na tahimik noon. Alam ko namang gising ang Diyos sa lahat ng oras at hinding-hindi niya ako papabayaan. Makalipas ang ilan pang mga linggo, inanunsyo ni Katonyo na maaari na akong umuwi. Anya ay bumalik na lamang daw ako sa araw ng Biyernes para dalhin ang bagay na nais niyang ialay ko para sa ikakagaling ko. Hiningan niya ako ng puting torong kambing. Hindi ako nagreklamo o tumawad man lamang dahil gusto kong gumaling at marami din naman akong alagang kambing noon. Noon din, bumiyahe kami pauwi sa bahay namin, sa lupain na minana ni Linda. Sa bakuran pa lamang, nagkakatay na at naghahanda ang kanyang mga kaanak at apat na kapatid at ang aking binan. Tuwang-tuwa ang lahat ng tuluyan na akong nakauwi, pero may kulang sa kanila. Wala si Pedring. Tila malalim yata talaga ang galit niya sa akin noon. Naisip ko na kailangan ko siyang makausap ng masinsinan. Hindi ko naman siya kukumprontahin
dahil ni hindi alam ni Linda na kinulam ako. Napakiusapan ko si Katorio na ilihim na lamang yan sa aking asawa bilang pag-iwas sa gulong maaaring idulot nito. Sa kabila ng nagkakasiya ang mga kaanak ng aking asawa, umalis ako at nagtungo kina Pedring noon. Wala si Pedring nang dumating ako sa bahay niya, pero naroroon ang kanyang asawa at dalawang anak. Nagtaka ako, Sir Seth, dahil kakaiba ang pagtrato sa akin ng Bilasco at mga pamangkin. Tila ba labis nila akong iginagalang. Tinanong ko kung nasaan si Pedring, pero sabi nila umalis raw ang lalaki at sa makalawa pa ang balik nito. Wala namang klarong detalyeng sinabi sa akin ng kanyang asawa kung saan ito nagpunta at kung bakit umalis nga ito noon. Hindi ko lang maiwasang alalahanin kung bakit kailangan pa niyang mainggit sa akin. Pinagmasdan ko ang lupaing kanyang pagmamayari. Mas malaki ito sa lupain ni Linda. May mga puno ng niyog. Doon nakatirik ang tangke ng tubig na nagbibigay ng supply sa amin sa buong barangay. At may malawak na tubuhan. Kung tutuusin, mas mapera pa nga siya sa amin eh. Kaysa sana ang kinamin na maraming ang pananim, pero sayang naman kung pagkakaperahan. Imbis kakainin na lamang. Siya ang may pinakamalaking angkin sa kanilang magkakapatid, Sir Seth. Umuwi na lamang ako. Inihanda ang torong kambing na kailangan kong dalhin sa manggagamot. Habang ginagawa ko yon, lumapit sa akin ang bayaw kong si Ellie. Inakbayan niya ako. Anya ay mabuti naman daw at gumaling na ako noon. Akala niya mamamatay na nga daw ako. Mabuti at natiis ko mano ang lahat ng sakit. Alam kong nakikisimpatya ang paraan ng pagkakasabi niya sa akin ng Sir Seth, pero may munting tinig na bumubulong sa aking isipan na parabang napaka-plastic lamang ng ipinapakita niya sa akin. Dito ay maayos ko lang namang sinabi sa kanya na normal na sakit lamang ng tiyan yon, at hindi lamang ako naging handa kaya naging napakasakit niyan para sa akin. Hindi na rin naman siya nagsalita at hindi na rin ako nagkomento pa. Tagumpay akong naihatid ang kambing kinakatoryo noon, at hindi na ako inatake pa ng sakit ng tiyan hanggang sa tuluyan na akong gumaling. Hindi ko na alam kung ano ang ginawa ni Katorio sa kambing na ito. Basta ang alam ko lang, Sir Seth, hindi nila yon kinatay. Lumipas ang 3 taon. Nagulat na lamang ako nang dumating sa amin ang balitang patay na daw si Katorio. Naisip ko, hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya sa huling pagkakataon na pinagaling niya ako. 3 araw lang din ang lumipas noon. Araw ng Martes, nang mamilipit na naman ako sa sakit sa aking tiyan. Nagsisisigaw na ako at nagwawala dahil tila ba may hinihiwa sa loob ng tiyan ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napaihi sa shorts ko noon. Basta ang alam ko lang, nakakapanindig balahibo ang kirot na aking natamo noong mga panahong yon. Hindi maipaliwanag na sindak ang nararamdaman ko nang makitang 3 bukol na ang nakabaon sa loob ng tiyan ko noon. Aktibo at gumugulong-gulong ang mga ito, Sir Seth. Sanlaksang kilabot na ang aking nadama. Lalo na't kapag lumalaki ang isa sa mga bukol ay tila ito nag-aanak at dumadami pa. Dahilan para medyo manigas ang tiyan ko noon. Sa pagkakataong ito, isinugod ako sa ospital sa Mabinay. Dinala ako sa emergency at agarang nilapatan ng paunang lunas noon. Pero hindi mawala-wala ang sakit ko na yon. Nakailang suri na din sa akin ang 3 magkakaibang doktor, pero wala silang makuhang findings. Gayunpaman, kinonfine ako ng aking pamilya para sa karagdagang pagsusuri noon. Dahil medyo kinapos kami noon sa pera, sa isang ward nila ako dinala kung saan may mga kasama din akong ibang mga pasyente. Hindi ako kinabitan ng dextrose dahil ayon sa doktor, normal nga lang naman talaga ang aking kalusugan noon. Walang sakit at lalong walang kakaiba sa tiyan ko. Basta natatandaan ko noon, nakahiga lamang ako sa hospital bed.
Naghihintay ako ng milagro. Hanggang sa mapansin ko ang isa sa pasyenteng kasama kong nakahiga sa ward na yon. Anya, mukhang hindi umano normal na karamdaman ng tinitiis ko ngayon. Kinabahan ako dahil patay na nga si Katorio noon. Wala nang makakagamot sa akin. Ayon dito sa kasama ko sa kwarto, hindi nga raw doktor ang kailangan ko. At kung makikinig ako sa kanya, may ituturo daw umano siyang albularyo na maaaring makatulong sa akin. Nakinig ako sa lalaki at noong araw ding yon, pinakiusapan ko ang aking asawang si Linda na lumabas na kami sa ospital. Nagpahatid kami sa manggagamot na itinuro sa akin ng estrangherong pasyente. Medyo may kalayuan pero baliwala lamang yun sa akin. Ang mahalaga, nagtitiwala akong gagamutin ako ng nasabing albularyong yon. Namimilipit ako nang dumating kami sa bahay ni Mang Rogelio, ang sinasabi nila manggagamot. Unang tingin pa lamang niya sa akin. Nabalisa na siya at tinawag ang ilan sa kanyang mga kasamahan na buhatin na ako para dalhin sa silid paggamutan. Kagad siyang nagtirik ng kandila, kumuha ng langis, ipinahid niya ito sa tiyan ko, dahilan para mapasigaw ako sa labis na sakit noon. Tila nagwawala ang mga bukol ko na para bang napapaso doon sa inilagay na manggagamot. Nagkahalo ng sipon, luha at laway ko dahil sa pagagulgol noon. Kung may ibang ang taong nakikinig sa pagiyak ko, iisipin nilang mukha akong bakang umaatungal. Pero walang nakakatawa sa dinanas kong yon. Mas nanaisin ko pang mabilad sa kahihiyan kaysa sa magtiis sa sakit na hindi ko alam kung paano gamutin. Sabi ni Mang Rogelio, nakikita niya raw na dati na akong naging suki ng kulam. Yun nga lang, inuulit na naman ito ngayon at mas pinatindi nila ang karamdamang dinanas ko ngayon na ang punterya nga ng may galit sa akin ay tuluyan akong patayin. Sa pagkakataong yon, sumigaw na ako. Sabi ko, bakit ako? Bakit ako ang pinapahirapan nila ng ganito? Galit na galit ako ng mga panahong yon. Nagsumikap lang naman ako na mabuhay ko ang pamilya ko pero bakit may mga taong duwag na gumagawa ng ganito para saktan ako? Sana nakipagpatayan na lamang sila ng harap-harapan sa akin, di ba? Para man lamang makaganti ako. Para patas kung sakaling mapahamak man ako. Nagmakaawa ako sa manggagamot at sinabing may ibang paraan ba kung paano mawawala ang karamdaman kong ito. Anya ay medyo mahirap nang tanggalin ang aking karamdaman. Pero maaari niya daw itong ibalik sa may gawa ng kulam sa pamamagitan ng tinatawag na rebuelta o yung tinatawag na palipad hangin. Ito ang teknik kung saan bumabalik sa kumulam ang karamdamang ibinigay niya sa isang tao at mas doble o triple umano ang bagsik noon na masyadong delikado gawa ng pati pamilya ng kumulam. Maaari ding magdusa. Sa pagkakataon na yon, wala na akong pakialam kung sino ang magdusa. Basta para sa akin, sawa na ako sa kakaramdam ng sakit noon. Sila naman kumbaga. May isinulat na Latin na mga lingwahe lamang si Mang Rogelio sa papel, kasama ang pangalan ng taong pinagdududahan kong kumulam sa akin. May idea akong alam ito na manggagamot pero pinili niyang wag na yung sabihin sa akin noon. Sa pagkakataon na yon, tinupi niya ang papel at inilagay sa isang maliit na tila makapal na plastic na may langis at kung ano-anong mga ugat. Saka nagpaalam. Anya, pakiramdaman ko na lamang daw sa aming bayan kung sino ang magkakasakit ng kagaya ng sakin. At malalaman ko na siya ang binalikan ng kulam na dumapo sa akin noon. Hindi ko masasabing buo akong naniniwala sa mga ganong bagay. Pero sa pagkakataong yon,
Naniwala talaga ako. Kasabay ang pagdarasal ko sa may kapal na pagalingin na niya ako. Hirap na ako noon. Na minsan, naiisip ko nang kunin ang sarili kong buhay. Pagod na rin ako maging pabigat sa aming pamilya. Imbis na ako ang padre de pamilya, ako itong binubuhay ng aking asawa na wala man lang akong naririnig na reklamo. Kesyo, imbalido ako o wala nang nagagawang trabaho noon. Bali magkahalong hiya, dusa at galit ang nadarama ko, Sir Seth. Sa pagkakataon na yon, lumiit ulit ang tiyan ko. Hinayaan na akong makauwi ni Mang Rogelio. Meron siyang ibinigay sa akin na pangontra na kailangan ko umanong isuot saan man ako magpunta. Minatsyagan ko si Pidring nang makauwi ako sa bahay. Ewan ko ba, Sir Seth, wala naman akong nakikitang ebidensya na may ginagawa siyang kababalagan sa akin. Salip, nagulat na lamang kaming lahat ng isugod sa ospital ang biyanan ni Ellie. At ayon sa umiiyak nitong asawa, napakabilis umano lumaki ng tiyan nito. Dahilan para pumutok yun na ikinamatay nito kaagad. Hindi ako nakapagsalita. Nahirapan ako sa pagtanggap sa nasabing balitang yon. Mabait sa akin si Ellie. Pero ayon sa manggagamot, ang maribweltahan ng kulam ang siyang may gawa ng hirap na dinanas ko. Nang malibing ang kanyang binana, lumabas na po ang tunay na ugali ni Ellie. Napuno ako ng paninira at pangungutya niya. At napapansin kong madalas niyang ikinikwento ang mga yon kay Pidring. Kaya pala galit na galit sa akin ang lalaki din. Inamin niyang siya ang bumato sa bahay namin. Pero si Ellie ang kumatay sa mga alaga kong manok. Huli na ang lahat para magalit ako. Kaya yon, pinatawad ko na lamang din sila. Pero sa pagkakataon na yon, pinagalitan ni Pedring si Ellie at pinagsabihang magsikap na lamang at tigilan na ang paninira dahil nalaman niyang hindi lahat ng sinasabi ni Ellie sa kanya totoo. Naging tagapagtanggol ko si Pedring. Nagkausap kami ng maayos noon. Nagkapatawaran kami. Kasama si Ellie pero ayaw ko na rin maging kumpiyansa. Hindi madali ang hirap na dinanas ko sa ginawa nila. Kaya hanggat kaya ko, umiiwas na lamang ako noon. Inggit ang pangunahing dahilan ng pangungulam niya sa akin, Sir Seth. At napatunayan kong wala itong magandang idudulot sa buhay ng tao. Kung sana man lang, matutong magsikap ang iba para makamtan ang mga bagay na kanilang minimiti. At huwag nang gumamit ng itim na mahika para manira ng ibang tao. Sa ngayon ay narito na ako sa lupang ibinigay sa akin ng aking ama. Mahirap ang plastada ng buhay namin ng aking asawa na kailangan ko pang umuwi sa kanila para madalaw siya dahil hindi niya maiwan ang lupang minana niya naman. Hindi naman kami naghiwalay pero ito lamang ang naiisip kong paraan para makaiwas. Naway magsilbing aral itong naging karanasan ko sa iba na ang inggit ay hindi mabuting pundasyon para makuha ang gusto ng isang tao. Maraming salamat sa pagbasa ng aking karanasan, Sir Seth, at sa mga suki mong tagapakinig. Maraming salamat po.